Ito po si Chan, siya po sa ilang katanungan. Unmodified or unqualified yung opinion ng COA. No? Ibig sabihin po niyan ay fairly presented po ang kanilang and reliable ang kanilang financial statements. So wala pong maaring masabi na maling paggastos doon sa naganap, ayon doon sa naganap na regular audit po ng COA. Ayan na ho mga kababayan, sa mga nagtatanong sa tugon ng Office of the Vice President sa ginawang pagkatay ng komite netong si Saldi ko dyan sa budget ng OVP, nagpaunlak na ho ng panayam etong si Michael Pua, tagapagsalita ho netong si Vice President Sara Duterte. Pero bago natin umpisan yan, at ito nga ho pala mga kababayan, ito talagang si Madam Chair, hindi ho nagpakabog. Ha? Unang araw ng Linggo talagang inaurahan niya ho mga ibig sabihin ho, kahihiyan, wala na ho. Hindi na ho tinatablan ng kahihiyan yung mga congressman. Ibang klase. Papanoorin ho natin ang opening salvo nitong si Kimbo dyan sa House of Representatives. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dito sa PH Update at sa mga gustong sumali sa ating community para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. I-click nyo lang ho sa joint, i-click nyo lang ho yung joint button sa baba. Ayun na nga mga kababayan, ultimo relo, meron hong pagmumukha ni Kimbo at ng kanyang asawa. Grabe, habang suot-suot mo, Patek Philippe, pinamimigay mo yung may mukha mo. Ganyan ho kawalang hiya itong mga politiko na to. Pakinggan ho natin ang opening salvo nitong si Stella Kimbo. Ngayong Lunes diyan sa House of Representatives. Wala ho bang naka video dito kay Stella Kimbo kung dinala niya yung kanyang artista band diyan sa House of Representatives. Ito pakinggan ho natin, grabe naman to, Madam. Colleagues, guests. Magandang umaga po sa inyong lahat. I stand before you today not just as a public servant but as a fellow Filipino, fully aware of the daily challenges our people face. Wow! The high cost of basic needs. Wow! Fully aware daw siya. Okay, pera mo na yan, pero hindi mo dapat pangalandangan at sampalin yung ating mga kababayang mahihirap kung gano'ng kami kahihirap. Ibang klase talaga itong si, especially Madam rice Kimbo and electricity charges to unforeseen events such as illness. Sa mga nagtatanong ha, ito lang ho channel ni PH Update. Ito lang ho channel ko mga kababayan. Ito lang ho. Tsaka yung PH trending, atin din ho yun. Basta may PH atin. Sa mga nagtatanong, sa mga kaibigan natin nagtatanong, ito lang ho at PH trending, okay? Subscribe din ho. Tuloy. Ano ba yan? Death and job loss that can easily push a family to worsening degrees of poverty or for a family to become poor even when not poor. Sa amin po sa Marikina, ang simpleng ulan ay maaaring magdulot ng matinding baha. Kaya't para sa amin at sa nakararami ang palaisipan, kailan kaya tuluyan nang mawawala ang baha sa buhay namin? Madam? Bago mo unahin yung mga kakikayan mo, punta ka sa Malacañang, kausapin mo si Marcos Jr. Yung mga flood controls sa Marikina, yun ang pag-usapan nyo. At tigilan mo muna yung pagpapakigay mo. Bago mo iuna yung mga kapritsyo mo sa buhay, iuna mo muna yung mga pinaglilingkuran mo. Nakakahiya ho kayo, Madam. Grabe, no? Ano ho to eh? Kumbaga damage control tong ano niya na to, itong speech niya na to. Damage control to eh. Fear grips us. When will a solution to these recurring challenges finally come? We have concluded the budget hearing. Tanungin nyo yung OP, yung Office of the President, kung anong nangyari doon sa flood control. Scrutinize nyo yung budget nila. Huwag kang magtanong dyan sa plenaryo, walang kwenta dyan, walang sasagot sa'yo dyan. Doon sa komite ni Saldi ko, pinapunta nyo yung Office of the President. Tanungin nyo sila, kumusta ho yung 5,500 flood control? Pero kung dyan ka sa plenaryo magpaparinig, walang makakarinig sa'yo dyan. Mga bingi mga kasama mo dyan. Each agency, and what stands clear is the vital role of accountability and transparency. The funds entrusted by Congress are not just figures in a ledger. They are meant to uplift lives and create real
lasting improvements for every Filipino. Kaya't malaga na busisihin ang bawat piso sa budget. Malamang ito ang point of view ng ating mga kababayan habang sinusuri natin ang pambansang budget. This morning, we will discuss and debate the general... Ang hirap, no? Di ba, madam? Dahil weekend, ikaw ang pinag-uusapan namin. No? Sa tingin ko, mga kababayan, pilit na lang ho ito. Kumbaga, pinilit na lang ho niya talagang magsalita. Kasi assistant chair ho siya dyan sa Committee on APRO. Pero yung tinanggap ho niyang pagbabati ko sa ating mga kababayan, eh pati yung mga mismong constituent niya, eh nabuisit ho dyan sa alin na yan. Kaya nagpatay na ho siya ng kanyang comment section. Principles on which Yikes! The 2025 General Appropriations Bill was crafted. The macroeconomic assumptions and the targets that we hope to achieve. Adopted by Congress in 2022, our medium-term fiscal framework, which articulates our multi-year economic targets, is built on robust macroeconomic principles, carefully calibrated to address both domestic and global challenges. We are navigating towards sustained and inclusive growth while ensuring fiscal consolidation remains a priority. Yes, our economy is growing today. Our GDP expanded by 6.3% in the first half of the year, putting us on track to meet our growth target of 6 to 7%. This reflects sound fiscal management and responsible governance. The numbers show that we are on the right path. Through our collective efforts, we have brought inflation down to 3.3% as of August 2024. However, the work is far from over. Year to date, the inflation rate stands at 3.6%, which is 32% lower than the 5.3% year-to-date inflation rate from last year. Unemployment. The numbers tell a hopeful story. The unemployment rate has dropped to 4.7% in July. O yung unemployment rate daw eh, bumaba. Palakpakan ho natin itong mga walang yan. Yan ang hirap po sa kanila dyan eh. Ah, nagbobulahan ho sila sa tunay na estado ng ating bansa ngayong mga panahon na to. Kaya hindi ho tayo umaasa ng progreso dito sa administrasyon na to. Malamang sa susunod na administrasyon, doon ho talaga magkakaroon ng tunay na pagbabago. Pero dito wala ho. Mantakan nyo pati yung unemployment rate, yung inflation, kinakain ho nila puro kasinungalingan dyan sa House of Representatives. Bakit di nyo tanggapin ang katotohanan na marami sa ating mga kababayan ngayong mga panahon na to naghihirap? Yun ho yun. Pero sasabihin nyo sa amin, inflation rate bumaba kumpara dun sa kaparehas na panahon doon sa nakaraang taon. Imposible ho yun. Paano bumaba inflation rate? Dami nagugutom na Pilipino. Ni bigas nga, kaya bigay kayo ng bigay ng ayuda kasi ultimo bigas, hirap na hirap ang sambayan ng Pilipino. Pagdating naman doon sa ano, doon sa trabaho, ano ho ba? Mga dayuhang mamumunan nagsisialisan sa ating bansa. Paano nyo sasabihin, ano yun, hopeful story yung ano na yan, yung usapin kaugnay sa trabaho. Wala akong trabaho. Sino ba naman ang nasa matinong kaisipan ng papasok sa Pilipinas at mag-invest ng napakalaking pera? Eh, gayong itong bansa na to, hindi natin alam kung anong mangyayari dyan sa West Philippine Sea. Hindi natin malaman kung gegera ba yung si Marcos Jr. Ngayon, tapos pahupa na ho ang issue nitong si Pastor Apollo Quebuloy, itong si Alice Go, si Tarielam, nagpaparamdam na. Mga maiinit na kaganapan ho mga kababayan sa PH Update ang mga pag-uusapan natin. Mamaya papasadaan ho natin yung pagpaparamdam niya si J. Tarriela. Ha? Nagpaparamdam na naman ho itong si Aala. Ito, Madam Chair, tama na. Ha? Napakita ko na yung mga hanas mo dyan sa House of Representatives. Gusto niyo ba marinig yung mga banat nitong si ano? Nitong si Saldi ko, wala naman hong kwenta. Nagbabasa din naman ho yun eh, no? Wag na ho natin panoorin. Rekta na ho tayo dito kay ano? Ang sabi po ng ilang mga miyembro ng kamara. Rekta na ho tayo dito sa interview nitong si Yusek Poa, dyan kaya no, kaya Sir Ted Pailon. Ito ho mga kababayan, pakinggan ho natin ang naging talakayan nila. Palagay ko ha, tingin ko lang ho mga kababayan, marami hong nag-alok ng interview
dito sa OVP kasi yan ho ang tagapagsalita ng Office of the Vice President, no, itong si Michael Poa. Marami hong nag-alok ng interview sa tingin ho natin kay Sir Ted Filon lang talaga sila nagbigay ng panayam ng interview dahil kilala naman magbibigay ka magpapa-interview ka pa Noli De Castro. Naku po, walang alam yun. Saka hindi ho hindi rasyonal mag-isip yung tao na yun. Kahit abogado ka, yung sa tingin niyang tama, wala akong konstitusyon doon sa mama na yun. Kaya nga inutil, pinaka-inutil na naging vice presidente. Hindi ka naman itatag ng ganun kung magaling ka, di ba? Kaya sa tingin natin kay Sir Ted Filon, kasi kita naman ho natin pagka nag-i-interview yung Sir Ted at nagbibigay siya ng komentaryo o pag-a-analyse sa mga nangyayari sa ating bansa, talaga hong tinitimbang niya bilang isang ordinaryong mamamayan yung nangyayari sa ating bansa. Hindi isang politiko na pinapanigan to, dilawan siya o kung ano pa man. Yung point of view ng ordinaryong Pilipino, yun ang tinatayuan lagi nitong si Sir Ted Filon. Ito, panoorin natin. Ang sabi po ng ilang mga miyembro ng Kamara na may chance pa po ang Vice Presidente to appear sa budget hearing po on plenary ng tanggapan niya ngayong pong linggong ito para po kahit papaano ay magkaroon din po naman ng pagkakataon ang inyo pong sponsor doon, si Congressman Adjong, na maipresenta na maayos po ang budget at yung pong mga hinihingi ng Vice Presidente ay maibigay kung sakasakali. Meron na ho bang balita kung pupunta ba si VP Sara dito sa plenary session sa kanyang budget? Ako po manin po, Manong Ted, pero sa ngayon wala pa po tayong mabibigay na confirmation kung anong mangyayari sa plenary. Nung huli ko pong tinanong sa opisina, hindi pa rin naman po nakatanggap ng formal invite, although I think meron ang naging pahayag na September 23 at magaganap. Antabayanan na lang po natin sa ngayon po kasi hindi talaga ako makapagbigay ng confirmation pa. Okay. Pero sa amin po naging panayam kay Congressman Adjong itong just recently, hindi na itago yung kanyang pagkadismaya attorney sa Vice Presidente dahil matapos po yung unang pagkakadifer sa kanyang budget, hindi man lang daw nakakuha ng tawag o pakikipagpulong ang Vice Presidente sa kanya bilang ano din po, no, bilang sponsor ng kanilang budget. Ano pong reaksyon nito? Nakakalungkot itong isipin itong si Adjong. Ang dating parang concern siya sa budget ng OVP, mismong itong si Adjong, hindi man lang napagtanggol itong ini-sponsoran niya dyan sa House of Representatives. Yan o kasi yan, ganyan yung kalakaran dyan. Merong isang congressman na kumbaga didepensa o siya sa budget ng isang ahensya ng pamahalaan. At dito sa pagkakataon na to, si Adjong, kumbaga nag-sponsor doon sa budget ng Office of the Vice President dyan sa House. Hindi naman ho natin nakita yung tipong depensahan man lamang kahit konti itong si VP Sara tapos sumakit ang loob mo nung hindi kanya kinausap pagkatapos ng deliberation. Loko-loko ka ba, Adjong? Opo, well, yung ano naman po, pagdating naman po sa budget ng OVP, as we all know, nagsabi naman ng ating Vice Presidente, kahit na muna palang hearing yan, even dun sa lumabas na interview niya kamakailan, na talagang she will leave it up to the pressure of galing yan, si po sa approval or disapproval ng kanyang budget. But aside from that, pagdating naman po sa ating mga budget proposal for 2025, nakapagsubmit din naman po ang OVP ng mga dokumento, no, that really specifies kung ano yung mga nilalaman ng kanyang budget proposal. Siguro sa ngayon, yan ang buo na ang reaction natin sa bagay niya. Okay, so doon po sa katanungan ko, doon sa, kumbaga po, for respeto doon sa sponsor ng budget nung pong opisina na kanya pong tinutulungan, wala daw po talagang ugnayan ang tanggapan ng Vice Presidente. Meron po ba masasabi kayo? As of the moment po, ang alam ko, wala pa nga po talaga. Mm-hmm. Although, I don't know if in the coming days magkakaroon ng pagsulat sa ating budget sponsor. Sa ngayon po, hindi pa po talaga masasabi, Manong Ted. Opo. Sige po. Ito po si Chacha po sa ilang katanungan. Yes, po, Attorney Michael. Itong nakaraang hearing. Good morning po, Attorney. Opo. Thank you for being on the show. Itong nakaraang hearing, hindi po ba sinabihan po ang ilang kawani ng Office of the Vice President para po pumunta doon sa nakaraang pagdinig para maging representative po ng Vice Presidente? Wala bang naging ganong command ang CCFVP Sara po sa inyo? Sa alam ko po, wala na pong naging ganong any instruction. Ngayon, puntahan po natin ito pong notice of disallowance na nakuha ninyo mula sa COA. Binibigyan po kayo ng 6 na buwan para sagutin ito. Handa na po ba yung magiging sagot natin dito or on process po yung paggawa ninyo ng kasagutan dito? Opo. So, just to clarify, no, itong kasi may dalawang klase ng COA din na naganap sa Office of Vice President. Number one, yung ating tinatawag na regular audit.
doon naman yan sa operations no, ng opisina, and then ito nga sa confidential funds, which is the subject of itong notice of disallowance. And yes, meron tayo, we confirm na meron tayong 6 months para po mag-submit ng ating apila or appeal dyan sa notice of disallowance. And currently naman po, we are preparing already no, the necessary supporting documents para po ma-attach natin doon sa appeal natin. And we are definitely looking to file the appeal within that 6-month period. Bukod po dito sa 12.3 billion na notice of disallowance sa Office of the Vice President, meron din pong issue na pinalutang itong mga kongresista natin, itong nagdaang hearing. Tungkol naman po dito sa worth 65 million worth po ng mga welfare goods dyan pa rin po sa Office of the Vice President. Inilabas po nitong si Representative Jinky Luistro na may mga ilang parang hindi natin masabi agad na irregularity eh, no, pero merong mga sabihin na natin na halimbawa po itong pilot testing sa Pansarap Bonds in Davao City at maging sa Maguindanao, 992 million pesos po ang ginastos dyan. Meron din daw po for rice distribution na umabot naman ng 600 million pesos at iba pa na mga nabanggit niya. Meron po ba tayong explanation tungkol dito? Opo, thank you ma'am. Grabe itong si Luistro, no? Ang linaw ho niya ng mata pagka milyon-milyon pinag-uusapan, pero yung gastos ng kanilang speaker diyan umaabot ho ng bilyon. Pagka namimigay ho sila ng kung ano-ano, 5,000 bigas. 'Di ba? Bilyon ho pinag-uusapan pero hindi ho nila kini-question. Kini-question ho nila yung paggasta ng 125 million in 11 days, pero yung paggasta ng 106 million sa isang gabi, hindi yun laki na question. Ibang klase talaga tong administrasyon na to. Say, unahin ko lang po, yung 12.3 billion na nabanggit nyo, I don't think sa OBB po yes, yan. Yes, baka sir, po yes, yan yung nababas na balita tungkol sa DepEd. Yes, siguro yes, po, I'll take this opportunity maybe to clarify that also since galing po akong DepEd, although of course I cannot speak for DepEd now. No? But just on the 12.3 billion notice of disallowance, siguro maganda rin pong clarify sa ating mga kababayan na hindi po yan attributable to the Vice President per se, no, in totality. Why? Kasi yung 12.3 billion, nung tingnan po namin yan, it's really an accumulation of yung mga natenggang notices of disallowance that are not final, meaning they're still on appeal by the Department of Education mula pa, perhaps I think as far back as 2010. So kumbaga yan lang po yung naging aggregate number no, or figure ng mga notices of disallowance. Pagdating naman po doon sa termino ng ating Vice President, yung karamihan po ng ating disallowances ay really at the regional level. Kasi po, may iba po ang auditors ng central office sa DepEd. Iba rin po ang auditors sa ating mga regional offices, division offices. Pagdating po sa central office, in fact, noong 2023, wala po tayong natanggap na any notice of disallowance, charge, or suspension. Mm, no? So, alinis ang karamihan talaga po niyan, if not in the regions, no, it's really an accumulation lang ng mga pending. So, siguro magandang ma-emphasize na pending, hindi sa ayaw bayaran or hindi sa ayaw i-address yung notice of disallowance. In fact, naka-appeal po yung mga notices of disallowance ng DepEd. Pagdating naman po doon sa OVP, I think one of the things mentioned was yung nearing expiry na mga items no, or food items. Para po ma-explain lang natin mabilis, meron kasing disaster relief operations ang OVP. So dito po sa disaster relief operations, kailangan po talaga mag-stop ng ilang items no, just in case magkaroon ng calamity. However, syempre, hindi natin talaga matansya kung kailan magkakaroon ng kalamidad. So yung mga na-stock na yun, yun yung napansin ng COA na maaring malapit na sa expiry. But we just wanted to clarify na wala naman po tayong inabutan ng expiration or na-distribute na expired na. Lahat po yan ay na-distribute natin within the period prior to those items being expired. But also, we acknowledge that there must be some strategies employed to make sure na hindi umabot na may expire siya. So right now, the OVP naman po has employed strategies para po talagang masigurado na kahit kailangan nating mag-stock, kung hindi man magkaroon ng kalamidad, magagamit pa rin natin sa ibang paraan yung mga food items na yan. And then I think there was mention of hindi po na-submit yung isang report no, doon sa submission sa COA. Yun naman po yung tatawag natin post-activity report. Yung post-activity report actually na-submit siya pero na-attach lang siya sa liquidation report ng cash advance. So hindi doon sa in-expect ng COA na dokumento. That is why hindi na po, nung tinlarify yan sa COA, hindi na po nag-request ng COA ng resubmission dahil na-submit naman po.
So those are the things lang naman po no na-address na po ng OVP at the COA level. COA level. Ito po mga in-explain nyo sa amin ngayon. Attorney Michael Poa, meron pa po bang kumbaga gagawa pa ba ng iba pang kaparaanan ang Vice Presidente para ma-explain po one by one ito po mga ibinabatong issue sa kanya? Kasi just last week naglabas po siya rin ng interview ano, pero hindi namin narinig yung mga kasagutan dito sa mga binabanggit na notice of disallowance nga po ng COA. Opo. Ma'am DJ, as to kung maglalabas ang explanation one by one ang ating Vice Presidente mismo, hindi ko pa po talaga masasabi sa ngayon. Pero pagdating naman po sa COA, I think we have to also inform para po malaman din ating mga kababayan na actually pagdating po sa regular audit ng COA, no, yung yearly na ginagawa ng COA sa operations ng OBP, ay wala naman pong naging notices of disallowance, suspension, or anything similar to that. In fact, for the 2 years that the Vice President has occupied the office, unmodified or unqualified yung opinion ng COA. No? Ibig sabihin po niyan ay fairly presented po ang kanilang and reliable ang kanilang financial statements. So wala pong maaring masabi na maling paggastos doon sa naganap, ayon doon sa naganap na regular audit po ng COA. Yun, malinis ho. Diba, nakailang video ho tayo doon at marami sa ating mga kababayan ay kinatuwa ho na walang nakitang problema ang COA diyan sa paggasta nitong si Vice President Sara Duterte. Galing ho yan si Michael po. Pero ano naman po ang explanation dito, Attorney Michael? Dito po, dito po sa sinasabi na DepEd Central Office had the highest amount of this allowance at 1.2 billion pesos. None of this amount was settled by year-end. Ano po ang explanation dyan? That pertains to this allowances po na hindi po sa termino ng ating Vice Presidente. Yan, para malinaw mo po. Grabe ho yun mga kababayan, pati hindi termino ni VP Sara, wala pa sa term ni VP Sara, pati sa kanya binato. Po yung, opo, salamat po. Yan po yung sinasabi natin na that was way before 2022, yung mga ganyang disallowances. And the reason why hindi pa po siya settled is because it's still undergoing po yung process within COA kung saan ay meron pa pong appeal process. Kasi po, pag nagkaroon po ng disallowance, normally po, from the auditor level, aakyat pa po yan yung apila, so director level, and then aakyat pa po sa commission proper, no? And all that is within the 6-month period nga po na nabanggit natin. Kasi usual po, after this allowance, whether confidential funds or regular audit, meron po 6 months yung ahensya na mag-file po ng kanilang apil. Sir, Attorney Michael, for the end time ano ho, kasi ang dami nito kumbaga sasakit ang batok mo dito pag isa-isa natin tong mga reported ano na mga sinasabing disallowances, suspensions and charges no na audit report bagamat di pa ito final for DepEd separately ho yung Office of the Vice President, yun nga pong pagkakataon nga sana na masagot ang lahat ng ito in an open public hearing. Again, wala na ba talagang chance na humarap si Vice dito para humapakinggan ng taong bayan mismo yung kanyang version? Well, sa akin po, hindi ko pa talaga masasabi, Sir Ted, no? Hindi ko mako-confirm or ma-deny kung makakaroon man ng chance na ganyan. Unang-una sa lahat, ang COA findings naman po ay sa COA po talaga natin ina-address. No? That's why meron pong proseso ang COA, DepEd man yan, mapa-OBB, or kahit anuman pong ahensya ng gobyerno na may proseso within COA para po ma-address yung mga ganyang findings. Siguro, klaruhin ko lang po talaga, yung sa DepEd po, although again, it's very, very difficult for me to speak on DepEd now kasi po talaga ako parte na ng DepEd. No? Pero siyempre, when lumabas ito sa media, tingnan ko rin po kung ano ba itong mga ito dahil during my term there, hindi ko rin po matandaan na nagkaroon kami ng any suspension, disallowance, no, for that matter. So, nung when I asked about this, nalaman ko naman po na ito naman po ay talagang accumulated na disallowance from previous years. So, hindi na po siya attributable sa ating Vice President. At kung meron man pong nangyari noong termino ng ating Vice President, it is at the regional level. At ito po ay sinasagot din naman ang ating mga regional directors sa kanilang mga COA auditors. Regional level, ho, regional level. Nakanantawa. Lahat na lang, kahit di kasalanan ni VP Sara, noong umupo siya dyan sa Department of Education, pati yung mga nadatnan niyang problema na ilang taon na nakakalipas, kasalanan pa rin ho niya. Bang level talaga tong administrasyon na to. Pagdating naman po sa OVP, again, ang notice of disallowance lang po ay yun yung nabanggit sa confidential funds, which is really not final and currently undergoing appeal din po ina-address natin. At pagdating naman po sa regular operations ng OVP, ay wala naman pong ganyang disallowance. And in fact, sabi ko nga po, ay unqualified po ang opinion
ng COA sa 2 years na na-audit nila. Apo, wala pong disallowance maliban doon sa confidential fund, pero meron din pong mga observations ang COA sa ilang pong gastusin ng OVB, kagaya nga po nito pong paglaki ng budget para po sa inyong mga satellite offices. At ito rin po ang pinagdiskitahan, kung tama pong word na ginamit ko, no? Dito po mga nagdaan pagdinig nga, kaya po dahil sa kawalan ng paliwanag, yung nga, babawasan daw po ng malaking halaga ang proposed budget ninyo. At malamang daw po mga, kung kamara tatanungin, 700 million na lamang ibibigay po sa inyong budget. Ano po tukoy nyo doon? Opo, well, doon naman po sa proposal na i-slash yung ating budget. Well, sa ngayon po, hindi po kami, kung mapapansin nyo, hindi kami nagbibigay kaagad ng comment o reaction ukol dyan dahil number one, medyo malayo pa po tayo pagdating sa GAA mismo. So, syempre tayo po na may nadaan pa nga po sa plenary yan, both houses ng lower house and of course the Senate and then dadaan pa po ng BICAM. So tayo, antabayan lang din talaga natin kung ano po yung lalabas mismo na budget sa GAA. Pero nasabi na rin po ng ating, maliban sa nasabi ng ating Vice President na we will leave it to the pleasure of Congress pagdating sa budget ng OVP. Nasabi rin po niya na handa naman po ang OVP kung ano man ang ibigay na budget na ito ilang ang trabaho. We can work around whatever budget naman po is given to the OVP. Opo, malakas po ang loob ng Vice Presidente na banggitin niya na kayo nang bahala. No, kung magkanong inyong gustong ibigay dito sa aming tanggapan at kami naman ay nakapagbigay na sa inyo ng aming proposal. Yan nga po ay napaka ano, no? Kumbaga very practical, no? Na pahayag. Pero ito ba ay ang lakas ng loob bang pinaghuhugutan dito ni VP Sara para sabihin niya ito ng ilang ulit ay nananalig siya na meron sa kanyang tutulong sa Senado para dito sa kanyang budget? Yan ang tanong. I think it's really, kung ano po yung sinabi niya, yun din po talaga yung pinanggagalingan niya. No? Hindi po siya umaasa na may tutulong kung sino man sa pagdating sa Senado. It's really sa kanya, binigay na niya ang pagdesisyon dito sa kanyang budget proposal sa Congress. At kung ano man ang kalabasan ng budget deliberations at kung ano man ang mabigay sa GAA, ay she's ready naman po. And the whole OVP is ready to just work with the budget that's given. Okay, so paano po kaya ito ngayon? Kung sakasakali lang po, ngayon ba pinaghahandaan na po ng OVP kung tapyasan nga ito ng napakalaki at mawala na po ang pera ninyo para po dito sa ilang programa at maging sa mga satellite offices maintenance po ng tanggapan ng OVP? Opo, well, unang-una marami naman po tayo talagang mga strategic partners. Secondly, pwede naman tayo mag-recalibrate ng mga programs natin para mapagkasya kung ano man yung budget na mabibigay sa atin. Titingnan naman po natin doon sa proposal na babaan yung budget. Ang mas magmumukha lang ho talagang napakahusay ni VP Sara. Kung sakali ah, yung ginagawa ho nila na yan, feeling nila ano, masaya, okay. Hindi ka susunod sa gusto namin, ganito gagawin namin. Parang ganun yung dating eh. Pero sa gagawin nila na yan kay Vice President Sara Duterte, mas makikita ng sambayan ng Pilipino. Grabe, tinanggalan na ng budget pero ang dami pa rin natutulungan. Paano nagagawa ni Vice President Sara Duterte ito? Di ba? Lalo makukurious yung mga Pilipino kung paano nagagawa ni VP Sara ito, di ba? Kaya okay ho yan. Yung ginagawa ni Kimbot nitong si Saldico kay VP Sara, approve tayo. Hindi naman sa ano, di ba? Kasi tayo alam natin na mahuhusay yung mga Duterte eh. Na yung iba sa ating mga kababayan, eh, napapaisip pa rin, ganito ba talaga kahusay itong mga Duterte na to? Kagaya ng sinasabi nitong mga vlogger ng mga Duterte na to, di ba? Hindi ho tayo kilala ng mga Duterte, pero kasama ho tayo dyan. Di ba, wala po ho tayo namit dyan. Si Mayor Basti, namit natin ng isang beses. No? Si Mayor Basti pa lang. Maliban doon, wala pa ho. Wala po, si VP, yan, si Tatay Dix, di pa natin. Tama po kayong maapektuhan talaga dyan. Ay satellite offices. But definitely, yung layunin po kasi ng satellite offices ay talagang, if I can just briefly state this, is talagang mapalapit po yung serbisyo na binibigay ng OVP, lalong lang sa mga underserved communities. Kaya po nag-establish, nag-desisyon ng ating Vice Presidente na mag-establish ng satellite offices nationwide. Definitely yan yung isang bagay na maapektuhan no, dito kung talagang matuloy yung proposed budget cut. But again, talaga namang nasa Kongreso po. No? At yon ang ginaya ni Tamba. Ibang klase talaga eh. Gaya-gaya talaga itong si Tamba. Oo. Ibang klase. Nakita ni si VP may satellite offices kaso genuine yung pagtulong sa ating mga kababayan. Ang ginawa nitong si Tamba, napakaraming tingog satellite offices gagamitin sa 2028. Tuloy. Tony,
ang sabi po ng ilang mga miyembro, kung din leader naman ng Kamara de Representante, na siya may hawak ng power of the purse. Well, Manong Ted, dun naman sa nabanggit sa interview, yan po ang paningin ng ating Vice Presidente batay sa kanyang experience. Ako po, kung siguro paumingin na rin po, I would rather not comment on that po dahil it would be inappropriate for me to comment on something regarding, of course, our congressman, out of due respect also. Apo, salamat po. And then... Hay na nga mga kababayan, dito na ako natatapusin ang ating reaction video. Napakahusay nitong si ano, nitong si Spokes sa Michael Puwa. Mag-ingat po kayong lahat. Kung di nyo pa napanood itong video na to, i-click nyo na lang. Maraming salamat po. Mahalin natin ang Pilipinas.